Ang movie na ito ay isang Filipino romantic drama film na nairelease taong 1999 na pinamamagatang Scorpio Nights 2. Pero bago yan ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga future uploads natin. Huwag rin kalimutan mag-like, share at comment bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat po. At paalala lang na lakasan nyo ang brightness ng inyong cellphone dahil madilim at masukal ang gubat na papasukan nyo ngayon. Nagsimula ang palabas na ito nang maghanap ng boarding house si Valerie kasama ang kanyang ate. Bilang tuluyan niya sa paglipat ng paaralan. Habang naglalakad sila papunta sa kanyang room ay di ito mapakali dahil sa ingay at gulo. Sa library habang nagsusulat si Andrew ay nakita nito ang mahiwagang panakip butas ni Valerie. Habang nakikipagkulitan sa kanyang mga kaklase. Si Andrew ay isang guro na nagtuturo ng physics subject. Sa isang pagpupulong ng mga guro ay biglang dumating ang dean ng paaralan dahil sa isyu ng sexual harassment. Nung akmang aalis na si Butch ay pinigilan ito dahil mahalaga ang impormasyon. At maaaring patungkol ito sa kanya dahil sa pagiging silahis nito. Pinaalalahanan naman si Andrew na dapat umiwas sa mga ganong bagay. Sa tinutuluyang boarding house ni Andrew ay may isang bata na uupa dahil sa Manila din ito mag-aral. Ibinili naman ito ng lolo niya kay Andrew para mabantayan ito sa boarding house. Nung naligo si Andrew ay lumipad ang paningin nito sa mga babae. Habang nagpupunas si Valerie ay binubuso siya ng mga katulad natin ng mga lalaki. At napansin naman si Valerie ng kasamahan niya na sinadya niya iyon. Nagkwentuhan naman sila ni Valerie patungkol sa ex niya at sa kabalbalan nito. Naanimoy parang sasakyan na binibilisan ang pagmamaneho habang sinasagad at diin na diin ang pagtapak sa accelerator. Para maramdaman ang sarap ng buhay. Nagising naman ito sa pagkakatulog nung narinig niya ang kanyang kasamahan na nakipagjugjog-aa sa boyfriend nito. Isang umaga ay dinalhan si Valerie ng ate niya ng mga gamit nito. At bigla na lang siningil si Valerie ng kasamahan niya sa nangyari nito ng gabi. Na parabang naningil ng utang. Sa faculty room habang umalis ang kanilang mga kasamahan ay biglang lumapit si Anna at bigla na lang silang nagtukaan ni Andrew. Sinaway naman ang mga kasamahan ni Valerie dahil sa ingay habang nasa library. Umupo si Andrew sa harapan nila at nakita na naman niya ang panakip butas ni Valerie. At agad itong umalis para umiwas. Nakita niya sa malayo si Butch habang sinisermonan ito dahil sa kabalbalang ginawa nito sa bata. Isang gabi ay nakita niya mula sa bintana na nagpupunas ng lotion si Valerie na parabang nang-aakit. Sa sumunod na araw habang nasa library ay nakita niya si Valerie na naghahanap ng libro. Saglitang nakita niya ang kalahating melon na nasa paligid niya. Nung may kinuha siyang libro malapit kay Valerie, umiwas naman siya ng tingin nung napansin ito. Nagulat ang isang guro na si Anna nung napaaga si Andrew sa pagpasok. Sabay sabi ito sa kanya ng "The early bird catches the worm." Na parabang nagpaparinig. Kaya humanda ka na kasi mapupulikat ka talaga sa kakaonat. Maya-maya lang ay tinuka na nga ang bulati na nasa loob ng kuweba. Habang patuloy na pinapasok ang kuweba ay biglang dumating si Butch. Nagmamakaawa naman ang estudyante nito dahil bagsak ito sa kanya. Kaya ay napagkasundoan nila na, alam mo na yon. Swerte naman na dinakita sila Andrew nung nakapasok na si Butch. Sa sumunod na gabi, habang nakadungaw sa bintana si Andrew ay natanong niya ang magandang tanawin. Sa hindi inaasahan ay napansin siya ni Valerie kaya nagtago ito. Ngunit di ito na kontento, sumilip pa rin kaya nakita siya nito. At nagtinginan sila na may senyales. Nung nasa library si Andrew ay nakita niya si Valerie na kakaiba ang tingin nito. Para bang may pinapahiwatig. Sinundan naman niya ito kung saan pupunta. Nakita niya si Butch habang pinupunasan ang pawis na isang estudyante. Nung napansin ni Andrew na sa CR pumunta si Valerie ay sinundan niya ito. Habang naghuhugas ng kamay si Valerie ay nakita niya sa pamamagitan ng salamin si Andrew. At dahan-dahang nilapitan siya nito. Dinikitan niya ito at pinaalalahanan siya ni Valerie kapag mahuli sila. Nung narinig ni Andrew na may mga estudyanteng paparating ay nagtago ito. Sinundan naman siya ni Valerie. Dahil sa pareho ang takbo ng kanilang isip ay nagtukaan ito. At maya-maya pa ay nagtalpakan na silang dalawa. Matapos tikman ni Andrew ang hilaw na karne, ay lumabas na ito. Buti na lang ay di ito nakita ni Butch. Ngunit nakita naman ng dean si Andrew na basa ang damit nito. Pagka-uwi niya ay nabalitaan niya na ni-raid ang inuupahan nila. Matapos makuha ang 2 kilo ng marijuana sa CR nila. Kaya naman ay inimbestigahan sila isa-isa. Kinausap naman si Andrew ng dean dahil sa nangyayari sa kanilang paaralan. At nalaman nito na nilalaro ni Butch ang bola-bola ng isang estudyante para makapasa ito. At bigla na lang napunta ang eksena sa library. Na naglalaro sina Andrew at Valerie. Sinisid naman ni Andrew ang tulya ni Valerie para matikman ito.
Isang librarian ang nagrurubing at mabuti na lang ay di sila nakita nito. Sa patuloy na pagpapaalala ng Dean kay Andrew ay sinabi nito na nagbago na ito. At lumipad na naman ang isip nito. Sumisid na naman si Andrew para makatikim ng tulya. Sa patuloy na pag-iingay ng Dean ay sinabi ni Andrew na narinig niya habang nakikipag-areglo si Butch sa isang estudyante. Dahil sa pangyayaring iyon ay natanggal sa trabaho si Butch. Bago ito umalis ay nagpaparinig ito na ang iba ay parehas din ang landas na tinatahak katulad niya. At tuluyan ang lumabas. Kinumpronta naman siya ng Dean sa patuloy nila na pag-uusap. Na nakita ito ng isang guro sa isang restaurant na may kasamang estudyante. Kaya naman ay nagalit ito dahil na insulto at tuluyan ang umalis. Dahil sa mga pangyayari ay kinausap niya si Valerie na maghiwalay na lang sila dahil para sa kanila din ito. Kaya nagalit si Valerie dahil ayaw nitong pumayag. Dahil matapos siyang sisirin at tikman ang kanyang tulya ay ganun na lang. Dahil sa galit ni Valerie ay umalis na ito at naghiwalay na sila. Samantala ang bata ay gusto na itong tumigil sa college. Dahil siya lang ang bata at di ito natutuwa sa mga kaklase niya. Ngunit kinausap ito ng lolo niya. Pumunta si Andrew sa bar at nandoon din si Valerie. Nakita niya ang iba't ibang ginagawa doon. Isang hapon ay binisita ito ni Anna dahil nagkalabuan na sila nito. Napag-usapan nila ang kanilang relasyon. At gusto muna ni Andrew na maging solo. Isang gabi ay tumawag si Andrew kay Valerie ngunit iba ang sumagot. Itinanggi nito na wala si Valerie. Pinuntahan ni Andrew si Valerie sa library ngunit umiiwas ito. Habang naglalakad si Andrew sa paaralan ay nakita niya si Anna na kausap ang Dean. Pinuntahan naman ni Andrew si Valerie sa inuupahan nito dahil sa patuloy na pag-iwas. Ngunit nagalit ang may-ari at tinutukan ito ng kutsilyo. Binantaan naman siya nito na ipapakulong. Sa kanyang klase ay sobra ang galit nito. At sinisigawan ng isang estudyante habang umiiyak. Dahil na rin sa mga nangyayari sa kanya. Dahil sa kagustuhan ni Andrew na makalapit kay Valerie ay nagbihis babae ito. Nilapitan niya ito dahil sa pagiging obses at gusto ng tumikim ng tulya. Habang minamaneho niya si Valerie ay umiiyak ito dahil labag ito sa kanyang kalooban. Isang babae ang dumating at hinahawak-hawakan si Andrew na akala niyang babae. Kaya naman ay sumigaw si Valerie at naitulak niya si Andrew. Biglang dumating ang may-ari ng popahan. Kaya naman ay binugbog nila si Andrew kasama ang ibang babae. Tumakbo palabas si Andrew at nakita niya ang bata na nagpakamatay. Patuloy naman sa paghabol ang mga babae. Nakita naman ng mga kasama ni Andrew ang bata na nagpakamatay. Akala nila na si Andrew ang gumawa kaya hinanap nila ito. Naabutan nila si Andrew at pinagbubugbog nila ito. Lumaban man si Andrew ngunit di niya ito nakayanan dahil sa dami. Dahil sa pangyayari ay nagkadugo-dugo ang mukha nito. Nanghingi naman ito ng sorry at sinabi niya na di siya ang pumatay kay Cicero. Sumigaw siya habang tinatawag ang pangalan ni Valerie. At patuloy itong binubugbog. Kinabukasan ay tumambad ang katawan ni Andrew sa isang basurahan habang nilalangaw. Buhay man ito ay nanghihina pa rin. Kaya ingat-ingat tayo mga kaibigan sa pagsisid ng tulya para di tayo matulad kay Andrew. Dito na magtatapos ang video na ito. Maraming salamat po uli sa paglaan ng inyong oras upang tapusin ang video na ito. Ingat po palagi. God bless.